Kailaman ang kwintas na ito, ah. Tumigil na kayo. Para naman kayo hindi mga Kristiyano niya. Si Drink, uwi mo na kinupo. Wala! Ika lang ka magbabayad! Paano ganun ko magbabayad din ako sa'yo? Nakakasi naman ang taong tuwag katapat sa tayo wala, eh. Pipilid mo pa? Tara! Madre, kung sana bahal magpasensya nangyari, ah. At kung maaari lang, eh, huwag mo nang parating sa kumaro Rosa mo. Huwag ka mag-alala, hindi makakarating. Sandali lang, kumpadre, ha? Kumpadre, iuwi mo ito sa mga bata. Salamat, kumare. Papaliduin mo bukas sa mga bata, Pasko naman eh. Ben Pasko ba ito? Aba, kung malakas na yata medyo noti sa inyo, maaari ba tayo makatikim sa inyo?
Tinutuyang ba ako? Hindi ba? Sinasama na naman siya. Pasko-pasko eh. Mag-aawit pa rin mo kayo. Pamasko mo na sa akin mo. Sige. Bakit ganun mga sinabi ko yung nag-aawit na sa akin si Roberto? Eh, ikaw naman kasi eh. Huwag mo namang walang-wala yung tao eh. Babati mo ng ganun. Tara na. Nagtira kita ng mga kakain mo. Meron dyan bibingka, oh. Kumain ka na. Ito pa, chugan natin. Mabuti naman, meron pang mga tindahan nagpapautang sa atin. Kalat ang ating utang dyan, ah. Hindi inutang yan. Yan ay bigay ni Aling Flora. Bigay? Bakit? Tayo ba talagang namumulubi na? Na kailangan pang tailimusan ng ating makakain? Na tulad ni Aling Flora. Lang tayong ihati sa kanilang pagsasaya ngayong Noche Buena. Kalupohan. Ang sabihin mo eh. Alam niya tayo naghihirap. Ibig ng ibang tiyan sa ating mga mukha na si Mayroon at tayo walang wala. Hindi sa ganon. Alam mo. Aligaya ng Pasko po. Yun yan. Ano ito? Magandang Pasko po, Mang Berong. Magandang Pasko naman. Magandang Pasko, Roberto. Magandang Pasko. Ipinabibigay lang sa inyo ito ni Mr. Roldan. Pakisabi lang ninyo maraming salamat, ho. Opo. Siya, alis na po ako. Eh, paano ho itong basket? Eh, saka na po. Salamat, ho.
Huwag mong gawin yan. Ano nangyayari sa'yo? Ha? Hindi na ako makatakot sa aking paghihirap. Kaya ito ko'y nakalimot sa aking sarili yan, Dave. Kalimutan mo yan. Alam mo, kanina pa kitang hinahanap eh. Nais ko sana magsugal. Maswerte ako pagkasama kita eh. Wala akong hindi sa sugal. Oo, ako ang bahala. Alam mo, may konti ako rito. Pag nanalo tayo, di pareho tayo magkakaroon. Tayo na. Sige na, lika na. Huwag anak sa tatay mo naman ito. Nasaan tatay? Ewan ko nga ba. Rosa! Senyor! Mene! Ang tatay! Merry Christmas, Senyor. Ane? Merry Christmas. Para sa'yo yan, ha? Salamat ako! Ito ito mga sapatos. Ayan! Ito'y para sa'yo, Junior, ha? Akong ganda! Pakiri nila sa dyan, ha? Bakit? Pumunta na, ha? Merry Christmas. Ito ang para sa'yo. Buksan mo. Kaya kang magugustuhan mo. Kumain ka na kanina pa nakahin ng pagkain mo. Hindi ba maganda? Saan mo kinuha yan? Bibinili ko. Saan ka kumuha na ibinili mo? Babae, nanalo kami ni Vicente sa sugal kagabi. Hindi ako naniniwala. Nung umalis ka kagabi, alam kong hindi sugal ang pinuntahan mo. Ang tao ito, kung ano mga sinasabi, o Pasko, Pasko pa naman ikaw naman eh. Akala mo ba hindi ko alam na dala mo ang iyong balisong? Ipagpalagay natin. Mano yun? Nalalaman kong tayo nagigigaw. Ngunit mamatamitin ko pang tayo'y magpalimol. O kahit ka tayong lahat ay mamatay ng gutom. Manatili lang ang malinis ang ating budi sa kabila ng ating paghihirap. Rosa, huwag ko magparata ng ganyan. Ako'y walang ginagawang masama. Saan doon ang iyong balisong? Tay! Tay! Tali mo nga itong sapatos ko! Maganda ba? Oo. Tay! Tulungan mo ito? Oo. Ha? Sa nanay ba ito? Oo. Oh. Nay! Ang ganda, oh! Usubo ko nga! Huwag na, ama. Bakit? Galit ka ba sa itay? Ah, hindi. Yung pala eh! Isukat mo! Oh. Bagay na bagay sa iyo, Inay! Tay! Bagay na bagay sa Inay yung ginalo mo sa kanya! Rosa! Magpapasok ko! Magpapasok ko naman! Vicente! Ako si Ma'am Vicente! Ayan si Vicente! Salamat naman dyan! Oh, ito ang para sa iyo, ha? Salamat po! Oh, ito naman dyan, ito ang para sa iyo. Salamat po! Halika na, Vicente, sa loob! Ah, Rosa! Ito naman ang para sa'yo. Pati ba naman ako yung Aguinaldo? Aba, hindi Aguinaldo ito. Ito'y balatok sa'yo. Balatok? Oo. Alam mo, nanalo kami ni Roberto sa sugal kagabi. Hindi ba niya sinasabi sa'yo? Binabalita ko nga sa kanya. Ayaw niya akong paniwalaan. Kukunin mo na. Salamat. O, magsugal tayo ulit, mami, ha? At saka na, may lakad kami sa Maynila ni Rosa, hindi ba?
Oo, luluwas na kami. Oh, bueno. Hindi na ako magtatagal, ha? Oh, salamat, ha? Okay. Don Vicente! Don Vicente! Kailan pa ako ba uulit ang Pasko? Ang Pasko? Isa-isa taon. Bueno, ha? Nay, nagugutom pa ako. Nay, mag-aabang kami ng sorbetes dito sa labas, ha? Oo. Huwag kang lalabas kasada, ha? Oo. Baka masirsan kayo. Binyol, sandali lang. Kunin mo nga yung pera nila at bigyan mo lang ng 65. Huwag na, Pasko naman eh. Lakad mga anak. Mag-ingat kayo, ha? Patawarin mo ako sa pagkukulang ng diwala sa'yo. Wala kang kasalanan. Higit pa sa ipinaratang mo sa akin ay maaari kong gawin. Alang-alang sa iyong kaligaya. Bakit kang titigilan? Hindi ka ba nasisihan sa panyunya? Bakit hindi? Labis nga akong nasisihan. Para lamang akong nahihiya. Pagkat kami ng mga bata ay binili mo ako, Ginaldo. Samantalang ako eh, walang naibigay sa'yo kahit na... Ito naman ako. Tama ng pintas nito. Ang pintas nito ay sapat na parta. Hindi mo po ba ipinagagawa? Hindi pa nga eh. Luma na. Magkasintahan pa lamang tayo nang ibigay ko sa'yo yan eh. Oo nga, Luma na. Ngunit ang alaalam pag-ibig na taglay ng pintas na ito yun, lang tayo naging pinindi kong mapupas. At lalong kumikinang sa paglipas ng bawat araw. Mahal ko. Yan ang bisikleta ang gusto ni Bruno. Magkakaroon din siya niyan. Nasa tandaan ko ba sa dalaga ko? Ganyan din ang mga sinasabi ko. Tandaan mo lugar na ito, ha? Aurelia. Kung sa magka-pair tayo eh, bibili kita. Higit pa riyan. Higit pa roon, ha? Tayo na! Higit pa roon, ha? Tandaan mo, ha? Dito naman dito ang atin, ha? Ba't dito na tayo papunta? Oo, alam ko. Halika muna. May pakikita lang ako sa'yo. Sana eh, kung may ipakikisip sa inyo, kung maaari. Oo. Uh-huh. Ibig ko lang sana ipagparangal ng bahay ni Mrs. Quinn. Oo, sandali lang. Salamat po. Hindi maaaring hindi mapasakin ang bahay na yun. Pagkalain mo, no, ha? Kung laro na tayo, parang nakikitang naglaro ng mga bata. Ikaw naman nasa iyong halamanan. Ako naman ay walang hihiling sa hindi sa maliit na lugar na may pagpatuloy ko naman ating pagpipinta. At saka, kailangan natin sa ngauturon. Bago ko dumating sa ating bakuran ay bubusin na ako. Ikaw at saka mga bata ay sasalubong sa akin, ano? At saka isa pa pala. Kailangan natin magandang mueble. So, hindi tayo maaaring mawala ng panawin na may ibig na ipaguhit sa akin. Palibasi malaki ng bahay natin, maaaring ang tawagin ng mama ng mga bata, ha? Nay! Nay, nagugutom ako. Ay, hindi nga pala, inaantok ako. Hindi matulog ka. Ay, nagagalit sa akin, tatay. Ay, hindi, anak. Hindi matulog ka sa pinagat. Ang hirap naman sa'yo eh. Hindi yung makakarap ako pinagtatawanan mo. Hindi kita pinagtatawanan mo, Roberto. Ako may nangangarap din ang higit pa sa sinasabi mo. Ang totoo ay, kung meron lamang tayong 2,000 piso ngayon, bukas na bukas din nanilipat tayo sa bahay na yon. Sapagkat nalalaman kong kaligayahan mo nang makita kami ng sisihan. Ngunit anong magagawa natin? Kailangan tayong magtiis. Magtiis? Hindi pa ba sapat itong ating pagtitiis? Hindi sa ganon. Nakalimutan mo na bang kasabihan ang buhay ng tao ay parang gulong? Maaaring tayo nasa ilalim ngayon. Malay mo, bukas ng kalawa, tayo naman ang nasa ibabang. Kailan pa? Para sa ating dalawa, hindi natin kailangan.
Ang inaalala ko lamang ay ang kinabukasan ng ating mga anak. Nay, alika na, hindi ako makatulog eh. Tsaka na natin pag-usapan ng mga bagay na yun. Tayo na, Alberto. Tayo na. Mauna ka na at susunod na ako. Oo, sige, matayo ka. Sasawagin ko lang ang tatay mo, ha? Oo, ay, nai. Hindi mo si Junior, hindi nagpapasipin. Alam ninyo mga anak, ang ibig sabihin nito ay ang pagmamalasakit ng magulang sa kanyang anak laban sa lahat ng hirap sa buhay. Walang Diyo! Ang ganda ng bisikleta ni Prete! Naku, kawawa naman si Junior! Ingit na ingit! Mo naman tinulak. Eh, nang turo ng tatay ko eh. Ha? Ganun ba? Sabihin sa tatay mo, ha? Akong itulak niya kapag hindi nabasag kanya mukha. Oh! Ano ka ba naman tao ka? Pati bata, pinapatulan mo. Hmm, pakialam meron ito eh. Pati sa bahay. Dinas, nagsakitan ka ba? Ito na ba na sa mga kasagapang ko ron, ha? O, saan ka pupunta? Diyan lang. Bago ka umalis, bigyan mo muna ako isang bigyan ng bigas. Eh, sana kukuha. Eh, lahat ng parte ko kay Benzino ang Pasko eh. Nabigyan ko na lahat sa iyo eh. Eh, tatlong linggo na yun, ah. Bahala ko. Pag-remedyo ka rin, ha? Magandang araw po, Sir Roldan. Magandang araw naman, Roberto. Sandali ka. Umuwi ka na. Ano ba, Roldan? Ano po? Si Nene. Ano sa itaas mo? Nadaan ako sa tindahan. Binili ko sila ng candy. Eh, bakit naman nag-abala pa kayo sa mga bata? Aba, hindi abala yon. Alam mo sa mga katulad kong biyudo at walang anak, ay kasiyahan ko na makihati sa kalagayahan na tinatamasa ng mga katulad ninyo na may anak. Roldan! Roldan! Oo! Oh. Ano ito? Candy? Oo, oh, candy! Ganyan na naman ang mananak. Parang hindi ko makakain na. Pabayaan mo na, Roberto. Mga bata yan. Oo, oh, hatiyan mo si Nere, ha? Oo! Oh. Oo, oh, sige. Oy, Junior! Magpasalamat ka. Salamat ka! Oo, oh, sige. Alam mo, Roberto, este, yung si Mr. Gomez, yung may-ari ng Gomez Laboratory, ay nagpapahalap sa akin ng isang shaker para sa kanilang bodega. Abay, pagkakataon ko na po yun. Mari bang ako nang ipasok ninyo? Oo, oh, abay. Binabalita ko lamang sa'yo, may kalayuan ang kanilang bodega. Sa Grace Park pa. Oh, hindi ho bali yun. Bodega ho ba ng ano yun? Ng mga gamot at mga sari-saring chemical.
Hindi rin kaya napanganib? May panganib, ngunit ang lahat ng yan ay nakukuha sa konting ingat. Kaya hanggang ngayon ay wala pang aksidente nangyayari doon. At ang isa pa, ang lahat ng mga empleyado ng Gomez Laboratories ay nakasiguro sa aming kumpanya ng higit sa 10,000 piso. Para Roberto, kung wala kang pupuntahan ay mag-bis ka na, sasamahan kita sa opisina ni Mr. Gomez. Opo, umakyat mo tayo sandali. Huwag na, hintay na lang kita. Mag-bis na lang ko. Sandali lang, ha? Firma mo yan. Ito ba? Diyan ka. Tatlo ba? Roberto Molina, beneficiario Rosa Libar. Binabati kita. Salamat po, Mr. Gomez. May iwan po sa Gomez. Opo. Ito ang mga papeles na siguro mo sa amin. Lagay mo sa file. Firma mo dyan. Kunin ni sulat. Ay, claro. Okay, lagay mo sa file. Ibigay mo ang sulat na ito sa kapatag sa bodega. Siya magsasabi ng iyong gawain. Opo, Mr. Gomez. Pero, Dan, isang malaking utang na loob na tatarayin siya. Wala kang dapat alalahan. Siguradong matutuwa si Rosa. Itong kamadan to, dali-dali yan, ha? Kailangan ikarga ito ng maaga sa truck. Box, magmanap siyo. Anong kailangan? Kayo pala. Galing kayo, Mr. Gomez. Roberto Molino. Molina, partner. Kay Molino, kay Molina. Pareho sa akin yan. Akin yan. Oo, alam ko. Maganda itong pintas mo. Matagal na akong mahanap nito eh. Maaari bang... Sorry, partner. Bigyan ng asawa ko sa iyo. Iba na hihingin mo. Ikaw ang bahala. Inaalam ko lang sa'yo na si Max ay hindi sanay tanggihan. Mga bata! Baba kayo. Kayo, aligay rito. Kayo, tigil muna yung trabaho riyan. Aligay rito. Siya ang bago nating kasama. Roberto Molino. Molina na. Primo, turo mo sa kanya lahat ang trabaho natin dito. Pansinin niyo si Mac. Talagang ugali na niya yung mga ikili. Pero pagka nakahulihan kayo ng ugali niyo, mabuting makasama. Masisira si Tintas ko. Alam mo nung araw, sinaltasan din kami niyan eh. Yung inasuit niya, sa akin ang galing niya. Ano magagawa mo? Talagang ganon. Hindi ko mo magtagal ka rito sa trabaho. Sumayo ka sa tuktog ni Mac. Kapag nagpumilit siya partner eh, magkakasubukan kami. Tao ka. Huwag mo sabihin yan. Mabuti ang siyordohan dito at pananapan ng overtime. Sa ganyang bagay, malaking may tutulong sa'yo ni Mac. Uy! Huwag kang manigarilo rito, bawal! Bakit? Hindi mo nakikita yan? Strictly no smoking? Abi mo! Roberto, ano ba? Ikaw, ibago-bago mo rito. Pwede ko ka lang ng tempo na. Sige, sabaw! Ano ba, Roberto? Dali-dali ka ba? Hindi maririto kung kupad-kupad. Oh, Roberto! Nakatigil ka na naman! Dali-dali tayo. Bale, mahuli sa biyahe yan. Kayang yan! Dali ka! Oh. Hindi-flip na taon yan eh. Oh, kaya mo! Dali-dali na! Hoy, Primo, huwag mo siyang pakialaman. Kaya niyan yan! Pumasok siya rito sa trabaho ito eh. Hindi kailangan eh, sarilinin niya. Tainya ka na muna. Hanggang wala si Max. Ano? Ang hirap naman eh. Palagi ba nakikita si Max kung di ako? Hindi ko siya makakainitan ka eh. Ipasabi mo sa akin eh, mahilig sa kikil. Talaga?
Madali yun. Ipagsahod natin eh. Bibigyan ko siya. Oo, alam mo naman si Maxi, si Humaling ay napahumalingan yung kundas. Bibigay mo. Kung sakali mang mahalaga sa iyan, bibigil ka ng bago. Madali naman, humanap niya na. Pao, pao. O, yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ayun na, tabahan tayo. Ah, buta ko tayo ni Maxi yan. Ito, buwanan nito. O, lumura ka na naman. Pareho pala tayo ng ulam, mamo eh. Bangos. Walang pala sa akin, o. Tigisan tayo. Salamat, ha. Tararara. Tararara. Ano ba kayo? Ano na naman yun? Mayroon sila't nag-alis sa Nueva Vizcaya. Yung sakit daw ang nanay, kaya kailangan ko ng pera ngayon. Yung bang nanay mo, wala nang ginagawa kundi magkasakit. Gusto ba ng tao magkasakit siya? Eh, paano gagawin natin yun? Wala tayong kwarta. Sabi mo, sa sweldo na. Isa-isang linggo pa yun? Eh, makapag-iintay ba ang sakit? Sinabi ba rin sa sulat na malubana? Sabi mo, mangutang na lang sila. O, bahala. O, ano naman? Isasan na ako ito sapagkat na nangako na si Mary na magmamadyong kami ngayon. Buwisit na babae itong talaga, o. Eh, tanalin mo, wala tayong mapadali. Ikaw, magmamadyong ka. Ikaw, bahala. Hindi ako uuwi na, hindi ka ipagluluto. Kaya ikaw, bahala magluto ng pagkain mo. Alam na, bahala na. Talagang buwisit ito, gusto ba akong gawing under desire? Ikaw ba, kaibigan, eh, ganun din ang asawa mo? Ang pag napagod ka, ikaw lang eh. May binibigay mo na ba sa akin yung kwintas na yan eh. Eh di hindi ka masyado mahihirapan. Alam mo, sa isang linggo, marami tayong overtime. Gabi-gabi, pwede ka isama. May kwintas, pero kung wala, wala rin overtime. Di wala. Teka nga, takot ka ba sa asawa mo? Gusto pang mahirapan at mawala ng overtime kesa sa mahiwalay sa iyong kwintas na yan. Bakit? Under desire ka ba? Max, huwag mong sana sa usapang ito, ha? Kung hindi mo ginagalang asawa mo, ginagalang kong asawa ko. Pag kinakausap kita, asikasuhin mo ko, ha? Ano ba? Malis ka, primo. Ayan, gusto na sakit na katawan to eh. Sige! Ang laki-laki doon. Hoy! Halika! Talaga mong matigas ka? Tama na! Bawat lang hindi kayo marunong. Hindi kayo hinahawakan. Ito kasi partner eh. Mahit na ulo ko eh. Pumasok-pasok ka pa. Ma, humarap ka ng kapalit ko. Berto, parang hindi ka lalaki. Kalimutan mo yun. Alaka ang lahan doon. Ano hinihintay nyo? Max. Max. Say that. Tara, kumain tayo. Si Mary! Si Ray! Ano pa naman kayong ingay-ingay nyo? Hindi ko tuloy maintindihan itong kinukwenta ko, ah. Ano ba yun, Nay? Mabayaran natin ngayon. Aba, sweldo nga lang ngayon ang hita, yun, oh. Siguro nga, ibibili niya na ako ng bisikleta. Hindi pa maaari ngayon, anak. Ngayon lang sa sweldo ang tatay mo. Siguro sa birthday mo.
Rosa? Rosa? Nenek! Andiyan ang tatay! Ah, di nyo! Nenek! Ah, nenek! Ito pa sa inyan, ha? Yan. Naku, pare! Nakakilil! Miss Molina, ang sweldo ni Mr. Molina. Walang bawas yan. Mani man lamang sa pinamiliki sa mga anak mo. Gastador, ha? Kakain na ako. Kasi nga pala, mamayang gabi may overtime kami. Pagkanda mo ko ng mababawal, ha? Natural. Junior, ha? Ilabas mo na ito. Ihanda mo tuloy yung kakanin ng tatay mo. Ah. Oh. Panay na panay ang overtime natin, ha? Malakas na yata sa inyong kapata. Konte. Ano bang ginagawa mo? Ito, itong babayaran natin ngayon. Kihaba naman yan. Babayaran mo lahat yan eh. Walang matitir sa sweldo ko. Lalo namang mahirap na hindi natin bayaran ito. Alam nilang may trabaho ka na. Sino ba ang Maxim Ortega rito? Ako, okay. Telegrama. Pakito yung malangon nito. Salamat ah. Bakit, Max? Masamang balita? Oo eh. Naglulubharo yung dyanan ko. Kaya ang kailangan gamot, hindi maaaring mabili ron. Bibili mo? Eh oo nga, eh diferensya yung magdadala ron sa Nueva Vizcaya eh. Alam mo naman hindi ako maaaring umalis dito. Apura ng trabaho natin, kaya tayo nag-overtime natin eh. Ang asawa mo? Eh hindi rin maaari eh. Eh, sakala laro ng madyong, eh, puwit lang puwit, nagkasakit tuloy, eh. Roberto, sandali lang. Ikaw nga pala. Ako? Oo. Kung aalis ka ngayon, may panahon ka pang bumili ng gamot at makasasakay ka sa huling biyahe ng truck na patungong Biskaya. Eh, hindi ako maaari, Max, eh. Huwag na sa akin. Alang-alang man lang sa biyahe ko nag-aagaw buhay, Roberto. Eh, paano man ang trabaho ko dito? Huwag kang mag-alala, walang makakaalam na ikaw'y umalis. Oo nga, pero hihintay na po ni Rosa at mga anak ko. Ako hindi umalis ang bahay na walang paalam, Max. Bigay mo sa akin ang direksyon mo. Pagka-umagang pagka-umaga, pupunta ako sa inyo. May kalayuan eh, mahirap. Baka naman kayaan mo lang kung paon na kami dahil dito sa kwintas na ito. Ito, susuli ko na sa'yo. Ikaw naman, ang sa'yo na yan eh. Kaya lamang eh. Sige na, para mo nang awa. Ako na nakikiusap si Roberto. At magang-magay, i-deliver niya sa mga butika sa Maynila. Magandang umaga, Rosa. Magandang umaga po naman. Sabi kayo, wala po si Roberto eh, nag-overtime. Ang mga bata, kumusta? Mabuti po, nandiyan sila. Darating na po yan, maupo muna kayo. Ako na, ako na. Alam mo, hindi si Roberto ang sadya ko. Maupo ka. Mayroon akong mahalagang bagay na ipagtatapat sa'yo. Ano po yun? Dinaramdam ko na ako pa maging tagapagatid ng ganitong balita. Ngunit tungkulin ko, ay papatid ko sa iyo sa lalong madaling panahon na mga pangyayari. Ano ang ibig niyong sabihin? Talagang kanyan ang buhay. Nay, ano nangyari sa tatay? Bakit ka umiiyak?
Ilan ang bangkay ang natagpuan? Siyam na. Ay, kulang pa lang siya. Saan po yung manggagawin yan, ah? Dali lamang, Rosa. Good day, Mr. Roldan. Good day. Kumusta magsisiyasan? Patuloy po. Kasulo ko yan, nahanap ang kasampu. Pagkat siyam na bangkay pa lang ang nakukuha. Mabuti. Malaking disgrasya, Mr. Gomez. Wala tayong magkato. Numero 8, Ibillat Pulseras, Juan Dionisio. Numero 8, Juan Dionisio. Numero 9, Quinta. Sino makakakilala nun? Ito nga ang Quintas ni Roberto. Yan nga. Nabibiyo ninyo? Opo. Bakit kayo nakatitiyak? Ako po ang nabigyan sa kanya ng Quintas na ito. Ano pangalan ng inyo, asawa? Roberto Molina. Tama, Roberto Molina. Numero 9, Roberto Molina. Numero 9, Roberto Molina. Ang siyam na bangkay na natagpuan namin sa bodega ay nakilala ng lahat. Hindi maaaring siyam lamang namatay. Mayroon pang isa, si Max na aking asawa. Dinaramdam namin, Mrs. Ngunit siyam na bangkay lamang ang natagpuan namin. Kahit alam ng pamahala ng kumpanya na sampu nagtatrabahan ng gabing yun. Maaaring si Max ay nakaligtas. Kung ganun po, nasaan siya? Yan ang hindi natin maalam. Pabayaan niyo, Mrs. at tutulungan namin kayong humanap sa kanya. Pakipultang mo nga, baka kami gawin yung gamay nila. Bakit siyang butuloy lang kayo sa kadibig. Ang lalo, Chief. Mare, sinusupot nga. Tara ba yan? Tara ba? Naman na ba kagabi ang dahilan kung bakit nasunog ang bodega ng Gomez Laboratories doon sa Trabar? Paano malalaman eh, namatay na lahat ang nagkakabaw doon? Pare, mawarang ka lang sa inyo. Ano bang Gomez Laboratory pinag-uusapan ninyo nasunog? Ah, tungkol po doon sa bodega na sumabo kagabi sa Trabar. Sumabo? Oo. Ito sa periodiko. Basahin ninyo. Popular po ito. Punto po ito. Popular po ito. Punto, punto, punto. Punto kayo yan. Bakit pare? May kilala ka ba yan? Wala. Sa kabilang banda, mapangalad din naman ang manaulina ng mga sakit. Sapagkat, ang bawat pamilya nila ay babayaran ng 10,000 piso ng kumpanya de seguro. Biro mo, 10,000. Kung may magbabayad lamang sa pamilya ko ng ganong kalaking halaga, eh, papayag na akong mamatay. Abay, ako man. Sa hirap ng pera ngayon, tatanda namin ni hindi ako makakahipo ng ganong karaming kwarta. Talaga, sipisipin mo, 10,000 piso. Ang daming mabibili na na. Tama kayo, pare. Dalawa sa Manila. Puto! Lakasan mo iyong loob na mali. Ikaw iiyak na iiyak at magkasakit ka. Paano ang mga bata? Nagsin. Ibig ko lang bumatay. Tama na. Huwag kang magsalita ng ganyan, kumadre. Alalahanin mo iyong mga anak. Maaring sa mga sandaling ito, tinutunghayan tayo ni kumpadre. At iyong ipagdaramdam niya iyong pagdadalamhati. Kumadre. Napakatanggap ng pangyayari. Batid ko, ngayon ka lang alang kila Nene ay pag-aralan ng labanan ang dulot ng kapalaran ito. Dapat mong malaya na ang kanyang pamatayan ay sino yung nagbibigay buhay at kina sa pinapangarap niyang lugar na hindi niya naidulot sa inyong mag-iinan ng siya'y buhay. Malaki ang maitutulong ng 10,000 pisong ibibigay ng kasa de seguros nila, Mr. Sundang. Hindi ko ipagpapalit si Roberto. Kahit sa lahat ng yaman ng buong daigdig. Itay! 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 Bakit anak? Ano nangyayari sa'yo? Napaginipan ko ang tatang. Umuwi ako siya at sinasama ako. Nay, anak. Nay, wala ka pa. Hindi pinapapalit ang tatay? Hindi na. Siya'y kinuha naman ng Diyos.
Paano tayo ngayon? Huwag kang mag-alaala. Ang sakin mo, maraming iliwang pera sa iyo. Makabibili na kayo ng magarang bahay, mga damit, masasarap na pagkain, at sapatos. At makapag-aaral ka na rin. At kung papayag ang nanay mo, kukuha kami ng isang pwesto sa Maynila at magtatayo kami ng restaurant. Magdala kayo, ha? Babayad lang sa pamilya ko ng ganoong kalaking halaga. Kahit anong oras ay papayag natin mamatay. Malaki ang maitutulong ng 10,000 piso na ibabayad sa iyo ng kumpanya ng sa pagkakas. Isip-isipin mo kung gaanong karaming sarapi ang 10,000 piso. Ang daming madibili nun, ha? Ang kanyang kamatayan ay siya ngayon magbibigay buhay sa pinapangarap ng iba na hindi niya naitulog ng siya. Maabala ka na naman. Kukunin ko lamang sandali ang gantimpala na sabi ko sa'yo. Anong gantimpala? Para ano? Makikita mo. Sandali lang, ha? Oh. Ito, Rose, lagi mo kong binibigyan ng sorpresa, oh. Ano ba yan? Ipikit mo muna ang mata mo at saka mo makikita. Oo. Oh. Ayan. Madali ka naman. Sabik na malamang ko kung ano yan. Walang anuman. Isang maliit na alaala lamang. Kami po ni Rosie Castellar. Hindi na mababago ang mga pangyayari. At hindi niya rin mababago ang pagtamuhi ko sa iyo. Joel, hindi mo na pinahalagaan ang pagpapakasakit ko upang mabigyan ka ng magandang hinaharap. Tinatanggap ko po, Papa, ang mga pagkukulang ko sa inyo. Tama na. Joel lamang ang mga paliwanag mo. Hindi na kita ibigmat kita. Isinusumpa kita, gagapan kang parangahan. Papa. Naririnig mo? Gagapan kang parangahan. Papa. Tumayas ka. Naya! Papa! Papa, patawahan mo ko. Roberto, tatawag ako ng doktor. Papa! Luis? Oy, Luis! Hmm? Baka ka makatulog na. Hindi. Nagpapanig lang ko. At saka, hindi pa ako naantok. Oh, nalulungkot ka eh. Ano bang iniisip mo? Oo, wala. Wala raw. Luis, iyan na lamang bang isasagot mo sa akin sa pinagtatanungin kita? Ayaw mo bang makatulong ako sa iyo? Hindi sa ganun. Ang totoo eh, wala akong iniisip. Talagang ugali ko lang itong kukulang kibo. Luis, ikaw ba'y umibig na? Looming. Wala ka ganito. Mag-uste. Sa palagay ko naman looming eh, hindi kami hinating gabi. Hindi nga. Kabay kayo. Halik kayo, Rini, sa itaas. Ah, huwag na ho. Marami kami eh. Itay, iabot mo nga yung bangko. Thank you.
Ako na, Luming. Ano po kayo? Huwag na. Ikaw ang tangi kong mahal, iibigin ko'y laging ikaw. Sa ligaya o lumbay, di magbabago kailan pa man. Ngunit kung isa'y may kaba, yaring puso ko sa pagsinta na baka lang maapit ka rin sa bango ng ibang kanda. At kung makagayon ako ay mamamatay kung wala ka sinta, aanhin pa yaring buhay. Sapagkat mahal ko'y ikaw, susuyuin magpakailanman. Ako man ay naghihintay rin ng pagsuyong walang hanggan. Sapagkat mahal ko'y ikaw, susuyuin magpakailanman. Ako man ay naghihintay rin ng pagsuyong walang hanggan. Asahang habang buhay, ikaw ang irog ko. At ang kabutihang ipinamalas mo sa akin ay magiging siya ang aking bunita magpakailanman. Magpapasalamat, Luis. Luming, nasa si Luis? Umalis na. Mahiwagang tao yan si Luis. Siyak na siya'y may suliran. Ano po ba aking may pagliling ko sa inyo? Hindi na ba ang babawasan to? Ah, hindi na ho. Fixed price na ho yan. Dati ho yan, 125. Ngayon, 127 na. Dahil maaari sa 120 eh. Ah, hindi po naman. Malulugi po naman kami. Alang-alang sa inyo, 120 na naman. Awag po naman. Ang ganda na po aming presyo. Bibiling ko. 120 ano? Ba, hindi po. 125 po. Pero? 120 rin pera niyo, ano po? Oo. Sandali lang po, para babalik.
Nahabol ko kayo eh. Naiwanan niyo yung sikli niyo. Kaya ako nagbalik eh. Salamat, partner. Ha? Salamat din ako. Boy, gusto nang maligo lang ang kotse. Ewan ako, hindi marami kang papat. Hindi ko na po ulitin. Sila ka na! Huwag niyo sasabihin sa nanay ko ito, ha? Oo. Oh. Balik. Boy, boy. Hindi lamang. Ano po yun? Nakikilala ba si Junior? Hindi mo eh. Yung bata na kaperde, yung muntik na masagot sa jeep. Hindi. Yung may have the trumpo. Hindi siya nakatira sa bahay na yun ng maraming lobo. Birthday niya ngayon eh. Ah. Ipakibigay mo lang yung biskwet sa kanya, ha? Hindi. Ah, pag sinasabakura na, ha? Ah. Sir. Ito, ito. Pangkirti mo yan, ha? Ah, salamat po. Salamat po. Lagi kang magpapakabait, ha? Nangangako ako. Kahit na, no? Teka, sandali lang at kukunin ko, ha? Bako, madre, pakanin mo na nga pala mga bata. Baka nagugutom na. O, siya, sige, magsikain na kayo. Yay! 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 Sandali lang, ama. Aling nena, ang ganda ng bisikleta ko, oh. Sino nagpapabigay nito? Isang mama ko, hindi ko po kilala eh. Diyan ako kayo. Salamat, ha? Aba! Bisikleta rin pala ang gift sa akin ng inay! Sino nagbigay ng bisikleta niyan? Pinabigay rin ng mama. Nay! Bisikleta rin ba ang gift niyo sa akin? Oo. Sino mama? Hindi raw kilala nung bata nagdala. Nung araw, ulit ka purasong bisikleta, wala ako. Ngayon, dala-dala mo pa. Kumadre, nasaan ang nagdala? Eh, umalis niya eh. Well, bakit ka ba nababalik ka? Alam ko kung ano nagpadala ng bisikletang yan. Ako man, si Mr. Roldan. Hindi. Eh, sino? Si Roberto. O, imposible. Kapagkat kami lamang ang nakakaalam ng modelo ng bisikletang ibibigay namin kay Junior. Akala ko hindi na kayo darating ni Sir Roldan. Kumari, bakit hindi? Magandang araw sa inyo. Sir Roldan! Dala-dala mo ang bisikleta ko, oh! Ang galing, ano? Oh. Ito naman ang regalo ko para sa'yo. Salamat, oh! Ito, ah! Tago mo itong bisikleta ko, ah! Tara na! Sige natin kung ano ito!
Roldan, kayo ba nagbigay ng isang bisikleta? Aba, hindi. Kung kayo si Roberto, mga pulang iba nang pagdala ng bisikleta niyon. Kumadre, saan ka pupunta? Nalalaman kung hindi siya nalalayo. Pahanapin ko siya. Kumadre! Kumadre! Ito aking mga kasangkapan ay magustuhan ninyo, ipagbibili ko rin. Nararamdam ko, wala akong kumipagbibili sa nais ko sa inyo. Kakabala pa po ata ito aking ganito sa inyo, Missy. Ang hindi ho. Pinaganda pala ng anak ninyo, Missy. Bakita, paghanda mo ng mga kain si Nene. Opo. Ang sige, panigin naman ko. Ang hindi ka na. Hindi mo, Beto? Oo. Ano? Kamukha naman mo. Ginagroging na tayo. Saan nakuha ito? Binili ko po yan. Saan? Sa Lucena po. Kung ibig ninyo, di bayaran nyo na lang 25 piso. Huwag na natin mag-usapan ng halaga. Yakin namang ninyo kung saan sa Lucena niya kinuha ito. Allegro Pentisya po. Allegro Pentisya? Opo. Maaari bang samahan ninyo ako? Eh, mano po yun. Huwag kayong mag-alala. Babayaran kong kikitain nito maghapon. At tungkol naman dyan sa inyong pariton, hindi mawawala yan. Nay, sasama ko, ah. Oo, tabi mo yung bag mo. Maaari bang pakidala lang ninyo ako? Opo. Opo. Luis, sa sigarilyo ba? Ha? Sigarilyo. Naubusan na po. Sandali lang. Kumain na kayo sa loob ng sabungan, ha? Oo. At sa taong nakakapagtay nga mga manok. Susunod na ako, ha? Salamat. Okay na kayo. Tayo na.
Maaari mo bang makapagtanong? Maaari po. Ay, kung magaling ang kwarto nito? Maaari po ang aking brilery ito. Sabay, dito nga po nanggaling ito. Sino ang may gawa nito? Si Roberto Molina mo ba? Ba, hindi ako, si Luis po. Sino ang Luis? Inong katulong ko rito, si Luis Cruz. Sino naman yung Roberto na hinahanap ninyo? Tatay ko po! Kailangan niyo ba ang nasa malawang ito? Ba, eh, si Luis po ito ah. Nasaan po siya? Ba, kanina lang ho. Oh, pati sundaran niya, wala rin ito ah. Bakit na punta yung taong yun? Luis! Si Roberto'y buhay. At yan ay natitiyak ko na ngayon nang wala ni konti mang pag-aalinlangan. Nagkatibayan ka? Oo. At kaya ako maparito ay upang pagitan ng 10,000 pisong ibinigay niyo sa akin bilang kabayaran ng kanyang siguro. Eto. Ngunit? Kung ano man ang dapat kong pag-usahan sa pagkatanggap ko ng kalating hindi naukod sa akin. Pangyayari niya na wala kang pagkutong sa aming opsi sapagkat kami ang nagkulang ng pagsisiyasat at ako nang bahalang umayos at magpaliwanag ng lahat. Maraming salamat kung ganon. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi kahaya akong maglintod sa'yo. Siya, yeah. Aalis na ako. Eh kung ano man ang kailangan mo sa akin eh, huwag kang magagpuli magsadya rito. Ako ay nakahanda sa lahat ng oras. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Sip, wala pa tayong mapapasukan dito. Sorry, Padre. Nagbabawas pa nga kami ngayon eh. May baka na magdiling sa trabaho. Chief, kahit na pang samantala lamang eh. Kailagay mo nga kung walang-wala tayo ngayon eh. Talaga yung timaki eh. Pero eh, ito na lang matutulong ko sa inyo. Alang-alang sa walang-wala ka. Trabaho hinahanap ko sa hindi ka mo siya. Ano eh, sa ibang araw ka na magbalik. Baka sakali meron kaming kulang dito at maaari ka mabalik. Ano po bang may pangyari? Kayo po bang mayari dito? Pari di ako, floor manager. Sir po sa dapat po sabi ng mga aking mga past mga waiter? Siyempre ang manager. Pari pa sila makausap? Oo. Maghintay ka sandali at yung tatalaman ko, ha? Salamat o. Pari nga rin sa o, dalawang pagkita sila rito. Thank you.
ba, kumadre? Akala ko mamimili ka. Dosedeng dah pula, Mang. Dosedeng dah. Natutunan itong mag-isisimantasyo ngayon, ah. Ewan ko nga ba. Ako ba talaga tatanggihan mo na? Walang-wala ako, eh.
Ako ba talagang hindi mo bibigyan? Kung meron ako, bibigyan kita. Walang-wala lang. Wala. Pare, huwag! Huwag kang makialam! Maawak sa matanda! Hmm. Ganyan ka lang pala eh. Tumayo ka! Sa akin ka lumaban! Huwag sa matanda! Luis! Tatatakin ka! Huwag! Matuto kayong gumalag sa matanda. Goyo! Terpa na! Terpa na! Lakad na! Makasamayin pa kayo! Pagkita mo! Magpabayad ka! Magpabayad ka! Mayayaman! Kung hindi lang dala ng aking kapatid ang aking revolver eh. Kapel din hype na yun eh. Bakit? Kailan ba natin yun ito, Toy? Ewan ko, may dilbilog sila yung nakasikaso eh. Yung pala eh. Dalawang tatlong araw. Yung pala eh, di pagdating niya eh. Patepok natin yung pasikat niyo. Pero subaybayan natin kung sino pupunta para masabi natin kay Totoy kung sumatepok. Makailan talaga! At nang ako'y makalabas sa bilibid, ay pinasya ko sa aking sarili na huwag na magbalik sa aking pamilya. Upang huwag masirang kanilang karangalan. Simula noon, ako'y naging palaboy natin, kapalaran. Hindi ba kayo hinanap? Hinanap, bakit hindi? Subalit, pinilit kong huwag nila akong matakpuan. Nasaan ngayon ang inyong asawa at mga anak? Ang aking asawa'y patay na. Kawawa naman. Kawawa. Ito ang larawan ng aking asawa. Maganda pa lang inyong asawa. Ang larawan ay naikuha niya ng kabataan ba? Alam ninyo, halos magkatulad ang buhay natin. Bakit? Ako rin ay nagtatago sa aking asawa at mga anak. Siya nga. Ito ang larawan ng aking asawa. Si Rosa. Marami kang kwarta. Ba't hindi mo ayusin ang hustos? Tikip sa iyong portamoneda. Ito po ang swerteng naibalita ko sa inyo kanina. Para sa inyo. Huwag na. Kuhin ninyo. Salamat. Matagal nang wala nag-uukol ng ganitong pagtingin sa akin. Maliit na bagay po yan. Kung sa bagay, ang salapi ay bulaklak lamang ng katawan. Ngunit, humbukal sa puso ang pagbibigay. Ang samper ay nagiging sandaan. Napakahiwaga ng buhay. Kapwa tayo hiwalay sa ating pamilya. Ngunit, kinakailangan tayong lumayo sa kanila upang mapatunayan ang kadakilaan ng ating pagmamahal. Ang buhay na. Ating gabi na. Ming! Ming! Tayo na matuto.
yan. Magdalakaw! Magdalakaw! Kaya sa lanseta, siguro narito kanyang identification. Ano, nakakilala na ba bangkay? Hindi pa nga, ito nga may nakuha sa kanyang katawan. Ito nga, marahil ang aksidente. Ito nga si Roberto. Ito nga ang aking asawa. Totoy! Higit ito. Mabuti't dumating ka, Totoy. Kumusta ang lakad mo? Meron ba akong lakad na pumaldos? Gregorio. Ha? Natepok eh. Hindi ako nagbibiro, Totoy. Maniwala ka kayo. Patay na si Goryo. Kung sinabi ko siya, totoo. Ano pumunta sa kanya? Yung kasama ni Mantasio. Hintay ka rin. Asyo. Aba. Totoy, ikaw pala. Ibig kitang makausap. Matagal na kitang hindi nakikita. May isang linggo na halos ngayon. Saan ka nagpunta? Nasaan yung kasama mong nakaway ng aking kapatid? Eh, wala na rito. Umalis na eh. Tama. Tayo na muna magkape. Nasasabi ko sa'yo, wala na rito. Nasasabi ko ng tututo.
Totoo'y nagsasabi ko sa inyo ng totoo. Wala na siya rito. Magsabi ka ng totoo! Sabi ko sa'yo. Saan siya naroon? Wala na. Saan siya naroon? Wala. Laptop. Pierre! Bakit ho? Anong nangyari sa inyo? Magtago pa. Naparito si Indo. At ang kapatid ni Goryo, hinahanap ka upang patayin kanila. Sino ba lumapasa sa inyo? Oo. Saan siya nagpunta? Pabayaan mo na. Bakit isusubumpay yung buhay sa maalangkwentang kataong katulad nila? Sige na, lumakad ka na, tumakad ka na, at baka dumating sila. Maabutan ka pa nila. Ipangako mo sila. Nakulong ano man ang mangyari, ay iwasan mo sila. Hindi sila katatakutan ko. Wala eh! Yung impacto niyo. Eh, subibat na yun. Kasi hindi pa tinepo kanina eh. Huwag nga makialam, ha? Mabuti naman magkausap kami na magkaliwanagan. Huwag na mga halagang bitukan yung mga taong yan eh. Dito lang sa bandang likod na susibat yun. Eh, kung ganyang nakapustit na si Tandantasio, at siyang koneksyon natin sa kanya. Totoy, mahirap na nating makita yun. Mapapagod lamang tayo. Napakalit ang daigdig nito para hindi ko siya makita. Kahit na gano'ng katagal ang abuti na eh, hindi ko siya lulubayan hanggang hindi ko siya napapatay. Ikaw rin lamang ang nakakakilala eh. Ikaw na humanap sa kanya. Oras na siya ay may turo mo sa akin, ako nang bahala. O, sa'yo na yan. Salamat, Totoy. Tandaan mo lang, ha? Pag hindi mo siya nakita, ikaw nga siyang papatayin. Kaya na.
wala ka sa nakatira yun. Yung nakapatay sa kapatid mo, baka si Matasyo. Kaya mo nakita. Kanina pa kumaga. Ba't mo mga sinabi sa akin? Paano alam kung wanted ka? Hindi kita maaaring puntahan sa araw. Ikaw masubaybay na kung maalam. Alam mo namang mainit ang mga mata ng alas natin eh. Wala ba nakapit kayo pagpapito? Lawa. Dali mo. Tasa kamay! Harap sa pader! Harap sa pader! Din! Din! Sige lang sa masaba. Hindi madidiglasa kayo. Wala, buka pa! Buka! Saan kayo galing? Sa pier ho. Doon kapag sa trabaho. Saan kayo punta kayo? Uwi na ho, dyan sa may Santa Lucia. Ba, di pala sila toti ito ah. Sorry na, pabi ah. Pala namin kayo sila toti sa kayong doon. Tara! Pinagtataguan si Totoy. Mabuti pa, di na tayong matago sa probinsya. Ito, natatakot ako. Kayo kong baka. Juan. Ito na loob. Dinaramdam ko. Hindi ko matatanggap. Wala nang dumating tayo dito sa probinsya, ay lagi kang walang tipo. Bakit? Wala ko. Ay, ilang araw na lamang eh. Pasko na. Marahil ay naaalala mo yung pamilya. Hindi ba? Hindi o, puro mo na eh. Huwag ka na magkaila sa akin. Naranasan ko na rin ang mga bagay. Alang-alang sa iyong asawa at mga anak. Magbalik ka na sa kanilang piling. Habang ako'y lumalayo, ay lalo silang nalalapit sa kaligayahang inaasam para sa kanila. Diyan ka nagkakamali. Ako'y umalis din sa aking pamilya. Na ganyan din ang aking paniwala. Ngunit, ang tanging naging bunga ay ang maagang pagpanaw ng aking asawa. Namatay siya nang nagdaramdam. Matagal ko nang dapat sabihin ito sa iyo. Ngunit, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya, magbalik ka na sa iyong pamilya. Huwag mo nang hintayin pang sapitin ang katulad ng ating dinanap. Ang nais ko lamang malaman kung pinahahalagan mo na aking pag-ibig. Ang palang ko'y nauupo na lamang sa aking mga anak. Ako'y may magagandang balapan sa kanila na maaari lamang matupad kung ipahihintulot mo sa akin ang karapatan na makikati sa pag-aaruga sa kanila. Dinaramdam mga ilang araw pa, sila'y maghaharap ng kalinga at pagmamahal ng isang ama. Bakit may pagkakait sa kanila ang biyayang ito? May katuwiran ka. Ngunit,
May palakayak lang yan. Nasisiyahan na sila sa aking tabloid. Maaari. Subalit, matitis mo ba kaya na lumaki yung mga batang yan na ulila sa pagtingin naman ng tama? At saka na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Matagal na ako naghihintay. Iniibig kita, Rose. Minamahal kita. Kulang ka pa ba ng tiwala sa akin? Ayaw ko lamang magkasala sa gunita ni Roberto. Dapat mong malamang siya pa rin ang nag-iisang Panginoon ng aking puso. Alam ko. Kaya naman hindi ko inahangad na agamin ang kanyang pitak sa iyong puso. Ang hinihiling ko lamang sa iyo ay ang karapatan na mahalin kita at paglingkuran habang ako'y nabubuhay. Ang gayong gawa ay walang ibang kahihintan na, kundi mabilang ko. Tama ba? Tama. Ama sa tamang loob, kung sakaling makaligtas sila sa batas ng pamahala, ay hindi naman sila makakaligtas sa batas ng Diyos. Kakasal sa bagong taon. Ipinahayag nila ato ni Daniel Roldan at Ginang Rosa Eleviuda de Molina ang kanilang pag-isang dibdib na gagawin sa bagong taon sa simbahan ng San Sebastian. Handa-handa ka, Junior. Eh, baka mahulo ka na. Aba, hindi tahan ko eh. Ayan. Saan pa may bakahon? Nandun sa Silita Klatan. Sigat ko muna ko. Sasamahan kita. Yeah.
kayo guminhaw. Sa buhay ko, ang higit sa lahat ay ang inyong kaligayahan. Ay, padre nga. Roberto.